Assalamu alaikum. Sa video na ito, tatalakayin natin patungkol sa picture, larawan na nakita, kinuha mula sa loob ng simbahan, church. At may isang kapansin-pansin na nakahijab na mukhang umaten din ng pagdarasal doon na isang Muslim na babae. So, yung una ko nakita yung picture na yun, nakita ko siya sa Facebook at shinare ko sa personal account ko lang at kinaption ko lang na natutulog ng gising si sister. Yun lang yung naalala kong caption ko doon. Yung nireview ko ulit yung picture, tinitigan ko kasi mamaya ano talaga yung Kristiyano. Kasi hindi naman porket ganun ang suot Muslim na agad eh. Dahil sa ibang bansa tulad sa mga Orthodox na Christian or sa Russia na mga Christian ay may mga group ng Christian na nagsusuot sila ng ganyan damit. Nakahijab sila, nakabalot at mahabang kanilang damit yung mga babae. At yung mga lalaki din nagdadamit ng mahaba, mahabang balbas o buhok. Akala mo talaga Muslim sila. Kasi nga, yun yung mga talagang Orthodox na sumusunod sa turo na pananamit o itsura dapat ng isang Kristiyano. So, tinitigan natin muna mabuti yung picture, baka Christian siya na nakasuot ng ganun. Pero sa Pilipinas, bihira naman may Christian na magsusuot ng ganun, di ba? Kung nasa Russia, pwede pa, o sa ibang bansa. Pero kung nasa Pilipinas, wala tayong kilalang Kristiyano. Bukod sa madre at sa pare, wala na nagsusuot ng mahabang damit o ganun, modest na nagtatakip ng buhok. So, obvious, isang Muslim na nakapasok. May nag-comment naman na baka daw ayuda yon, pila daw ng mga ayuda. Pero sa loob kasi na yung ginagawa ng pila, Allah alam kung anong klaseng pila ayuda yung binibigay doon or isang lecture yun. Anyway, maganda itong pangyayaring may picture na ganito para dagdag kaalaman sa atin kasi mapapasearch tuloy tayo about sa pagpasok sa church. So yun ang pinaka-topic natin dito. Pwede bang isang Muslim kagaya natin na pumasok sa isang church? At hindi ako ang sasagot dyan dahil hindi tayo scholar. Kahit ang mga ustad o mga alim, mga nakatapos sa atin sa Islam, kumukonsulta pa rin sila sa mga scholars natin. Dahil ang Islam ay sa pagkaunawa ng mga naunang scholars natin na buong buhay nila, nilaan nila sa pag-aaral sa Islam. Mahigit 50 years, 60 years, hindi pwede tayo magbigay ng galing lang sa opinion na ang tingin natin dun eh. Although, ang tingin natin, yes, hindi talaga pwede, tama tayo doon. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng mga scholars natin. At ano yung mga ebidensya nila na mula sa panahon ng propeta patungkol sa bagay na ito. Okay? Yun ang pinakamaganda dito. Na lagi tayo babalik sa mga pag-unawa sa Quran, Sunnah, sa ginawa ng propeta, sa ginawa ng mga kasamahan niya at sa pag-explain ng mga scholar. Yan ang Islam, hindi mula sa sariling katakang isip lang natin. Dito sa Islam Q&A kay Sheikh, isang scholar dito na Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Lagi ko na minimension yan sa video para alam mo kung saan galing ang source natin. Dito may nagtanong anong ruling sa pagpasok ng isang Muslim sa church at nakikinig ng lectures sa binibigyan nila doon. Sabi niya sa pagpasok ng meeting, sa pagpasok ng church at nagkikinig ng mga ganitong meeting ng mga lectures ay hindi na lalayo sa mga haram na matutukoy. Mga scholars ay may iba-ibang concerning sa patungkol sa rulings ng isang Muslim sa pagpasok sa church. So may mga iba-ibang opinion din ng mga scholars. It is haram. Ito ay haram sa pananaw ni Hanafi at ni Shafi'i. So sa pananaw nitong dalawa ng scholar ay haram ang pagpasok sa church. Pero si Shafi'i, si Imam Shafi'i, ay limit lang doon sa pagbabawal niya sa pagpunta sa church is kapag may mga imahe. Yan, rebel to imahe. Sa Hanafis naman ay bawal lahat. Kahit ano pa yan. As in, bawal sa kanila ang pagpasok sa church. Tapos, it is makruh naman. Makruh, dislike, sa opinion ni Hanbalis. So, sa Hanbali ay makruh. Pero nakalimit din to kapag may mga imahe ang church. So, dito may hadith na mula kay Ibn Abbas, radiyallahu anhu, samahan to ng propeta. Sabi niya, ang propeta sallallahu alaihi wasallam may nakita siyang imahe sa loob ng Kaaba. Kasi noon ang Kaaba, ito rin nasa Makkah na tinayo yung propeta Abraham, ay maraming idol, halos 360 na ribulto ang nakapaligid dyan noon. Hanggat sa sinakop na ng propeta, sinakop na ng Islam. So nakita daw niya imahe sa loob ng Kaaba at hindi siya pumasok doon hanggat pinag-utos niya na alisin muna yun. Ito ay nasa Bukhari, Sahih Bukhari. At mayroon pang hadith na inuulat ni Umar, si Ibn Umar. Si Ibn Umar radiyallahu anhu sabi niya na si Jibril, si Anghel Jibril, may nagpangako siya ng meeting. Nagpangako siya sa propeta na pag-uusap o pagkikita. Pero siya ay na-late, nahuli si Jibril. At dito nagkaroon ng konting pag-alala ang propeta at lumabas siya. Yung nakita niya si Jibril, sinabi niya patungkol dito sa concern niya. At sabi sa kanya, kami mga anghel ay hindi po papasok sa bahay na may imahe at may aso. Sahih Bukhari ito.
So hindi po pasok ang anghel kapag sa bahay na may aso at may imahe. Ito naman nauulat ni Aslam, isang malayang alipin ni Omar radiyallahu anhu. Yung si Omar ay sabi niya, yung si Omar ay pumunta sa Syria. Isa sa mga leader ng mga Kristiyano doon ay naghanda ng pagkain. Gumawa ng pagkain at tinawag si Omar. Kumbaga, inibitan siya para kumain. At sabi niya, Omar, hindi kami papasok sa inyong mga simbahan, churches, dahil sa mga imahe na andyan sa loob. Ito, nagpapakita muna ng mga evidence na may matutunan tayo. So the third view is permissible to enter church in general. So in general, okay lang pumasok sa church. Ito yung, this is the view of Hanbalis. Meron din dito isa pa nangyari na si Ibn Aida, sinabi niya sa Al-Sham, yung pumunta si Omar sa Syria, may mga Kristiyano na gumawa ng pagkain at tinawag siya. Tinanong niya nasaan, kumbaga nasaan yung handa, at sinabi sa kanya andun sa loob ng simbahan. So hindi siya pumasok, hindi siya pumunta. Pero pinag-utos niya si Ali na pumunta kasama mga tao at kumain ng tanghalian doon. So pumunta si Ali at kumain ng tanghalian doon, pumasok sa loob ng church, kasama niya mga tao at kumain sila. At yung nagtitingin si Ali sa mga imahe, sabi niya, ano ba ang mali na hindi pumasok si Amir al-Mu'minin? Itong si Omar Khattab na tinutukoy niya na hindi pumasok. Dito daw mapag-aaralan natin, makikita natin sa ebidensya, wala daw nakikitang ebidensya na malinaw na haram daw pumasok sa church. Pero lang kapag yung nga may mga imahe at may mga rebulto. Yun yung haram ay yung mga nilalaman niya, yung imahe at rebulto. So sabi nga sa fact, ganun pa naman, kung nakapasok ka sa lugar na may mga imahe at rebulto, hindi nangangahulugan na yung kasalanan mapupunta sa iyo. Dahil yung mga gumawa niyon ay dun sa gumawa ng imahe na yon o rebulto. At meron naman dito, sabi niya, but at least it is makruh. Dislike daw ang pagpasok sa church ng unnecessarily. Wala ka namang gagawin. Because the fact that angels and the prophet did not enter the house which may mga imahe. So ito ay na-indicate ay makruh. Moreover, ang pagiging makruh, ang pagpasok na dislike, ay pwede maging sa level din ng haram. Depende sa pagpasok mo at nakikihalubilo ka sa gawain nilang shirk. Tulad yung parang sa imahe na sumasama sa pagsamba nila, gawain nilang pagtatambal sa Allah. Na parang sumasang-ayon ka sa kanila na may anak ang Allah, asawa ang Allah. Imagine mo. So parang nagpapakita ka ng pagmamahal at sumasang-ayon sa kanilang ginagawang pagtatambal sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha. So sabi niya, kapag papunta ka sa church para magpakita ng tolerance, no, magpakita ng support sa kanila, ano, ay hindi permissible, hindi pwede. Pero kung pupunta ka sa church dahil siguro na imbitahan ka para mag-share ng Islam, mag-share ng belief o para makapag-share ng lecture, dawa, hindi ka nangangamba na ikaw ay baka ma-influence sila, mahila ka nila sa pagsamba sa kanila o pagpaniniwala sa kanila, then okay, pwede yon, permissible. Kung magdadawa ka sa loob ng church para hikayatin sila, makapag-share ng message sa kanila. Pero kung pupunta ka doon para mag-show ng support tulad yung ginawa sa imahe ng isang babae, pagtatambal sa Allah, yun ay hindi pwede. Imagine mo. Inshallah, may mga iba pa dito si Sheikh patungkol sa pagdasal sa loob ng masjid, yung pananatili sa loob, or pagpapahinga, sa loob ng church. Inshallah, matalakay natin sa ibang video na lang. So, yung ginawa ng babae sa pagpasok ng church, ay sa mga ibang scholars, makruh, dislike. Lalo, kung wala naman siyang samtol, may binibigay dun sa loob, ayuda, sabi, doon daw ang pila, o andun ang vaccine, okay. Ang pagpasok sa church, hindi yun yung issue, hindi yun yung problema. Ang problema lang doon is kung ano yung nilalaman sa loob kung may mga imahe, rebulto. So, yun nakikita na sa larawan na ginagawa nitong babae kung siya ay Muslim man, naway gabayan siya ng Allah, paintindi sa kanya yung tamang akida, yung tamang pagsamba sa Allah na walang shirk, walang pagtatambal, kasi ito yung pinakamalaking kasalanan na hindi mapapatawad ng Allah, lalo kapag ikaw ay inabutan ng kapatayan sa kabilang buhay. Kaya habang buhay ka pa, humingi ng tawad sa Allah at wala kang sasambahin maliban lang sa Kanya, nag-iisang tunay na tagapaglikha, nag-iisang Diyos. Pinapatawad ng Allah lahat ng klaseng kasalanan na nais niya maliban lang doon sa nagtatambal pa sa Kanya. So inshallah, itong mga evidence ay may matutunan kayo. At yung mga marunong dyan mag-English, kung gusto, kung nabitin kayo, hindi yung ako maintindihan sa Tagalog ko, pwede nyo search sa Islam Q&A, inshallah. So hanggang dito na lang. Sana wala na pong Muslim na gumaya sa kanya na pumasok sa church para magpakita ng support sa pagsasambay nila o pagdadasal. Hayaan na natin ito. Ito ay respeto na wag na natin silang pakialaman, no? Sa atin lang ang mensahe. Ipahayag natin sa kanila ang tama, hindi yung natanggapin, tayo. Ang trabaho natin, ginawa natin na ipahayag sa kanila ang mensahe. Para sa araw ng paghukom, hindi nila tayo sisihin na tayo mga Muslim, wala daw tayong sinabi sa kanila. So maraming salamat, hanggang dito. Allahu alam.